Ayun, magandang hapon mga kapulido. Sa pagkakataong ito, may tuturo ako at may share sa inyo. Ano po? Kasi yung nakaraang basta mga linggo, yung tinuro ko sa inyo, yung tungkol sa tips para sa mga labor o mga baguhan na gusto maging skilled, ano po. Nagturo po ako, di ba? Nag-share. Hindi man nagturo na ano. Kumbaga nag-share ako sa video na kung paano. So, magdadagdag ako dahil yung nakaraang patungkol sa construction din naman. Tapos hindi ko na kompleto yung aking mga tinuro, ano po. Pero, kumbaga, maintindihan naman siya kung medyo may karanasan ka na sa construction, may intindihan mo siya. Ano po? So, bago tayo magsimula sa topic natin ngayon, ano, mag-intro muna tayo mga kapatid. So, yun na nga mga kapatid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Paano? Tuturo ko sa inyo, isishare ko sa inyo yung mga kalaman na to, pero ito patungkol sa installer naman. Yung installer po, yung nagkakabit ng mga kisame, mga partition ng bahay na hindi gumagamit ang konkreto, ano po, ginagamit po ay metal paring, metal stud, ulanggil, tapos yung fairing channel, ano po. Pero ituturo ko sa inyo, hindi yung actual na makikita nyo na kinakabit natin. Ituturo ko sa inyo ay itong mga tip lang at saka yung mga gagamitin nyo, ipapakita ko sa inyo para mapaghandaan nyo kung gusto nyo na maging installer o kaya naman gusto nyo na makatipid kayo dahil gusto nyo kayo na gumawa, matuto kayo kung paano mag-install, tuturo sa inyo, ano po. So, hindi lang siya matututunan mo kung gusto mo magtrabaho, matututunan mo rin siya personally o pwede mo siya magamit sa bahay, no? Ano po. Pero may hiling sana ako sa inyo mga kapatid, mahihilingin na ako. Sana po, dahil yun na nga nagpapasalamat ako ng marami doon sa nakaraan kong video na dahil monetize na nga tayo, ano po. Pero hindi pala ganun kadali ang ma-monetize. Tapos hindi porque na monetize ka na is pwede ka nang kumita. Hindi totoo yun. Ang totoo pala doon, yung viewers mo, kung pakikisamahan ka nila sa mga bagay na kailangan hindi sila mag-escape sa mga ads na yan, yung ads na madumadaan ganyan, pwedeng ano, pwede kang kumita kahit papano. Pero hindi ganun kalaki. Kasi sa halimbawa, 30 yung nanonood, ang nanonood lang ads yan, iilan lang talaga. At saka matagal kasi may pinupuno ka pang bar doon na $100 kailangan mapuno mo bago hindi mo pa makukuha yun hanggat di ka pinapadala ng YouTube campaign. Ano po? So hindi ganun katali. So bilang tulong nyo na lang sa akin, ano po, yun na, dedirectahin ko na kayo. Bilang tulong nyo sa akin, sana po, wag na po kayong, wag nyo pong escape kung may ads po na dadaan dito sa video natin na to. Tapos, hayaan nyo lang, tapusin nyo na lang po yung ads. Tapos, sa susunod, hindi na picture papakita ko sa inyo kung sakasakaling siswertihin tayo. Ano, talagang items na o tools na yung gagamitin natin sa pagtuturo. Hindi na tayo ng mga picture na ganito para mapagturo sa inyo. Ano po? So, yun. Isishare ko sa inyo. Kung gusto nyo mag-installer nga, magka tayo, no? Yung kung gusto nyo mag-installer o gusto nyo makatipid sa pag-installer para hindi na kayo kumuha ng installer sa mga tuwid, kayo na lang, ituturo ko sa inyo yung gagamitin niya kasi sinulat ko na siya kasi medyo marami. Una sa lahat, hand drill o barena, ano po? Handaan nyo po yung hand drill nyo o barena. Sunod, grinder po. Ano po? Sunod, gunting ng yero para panggupit ng metal paring. Ayun po. Tapos sunod po yung riveter. Tapos sunod po yung bala ng riveter, yung blind rivet para siyang pako na may ulo na aluminum. Yun po. Sunod po yung rivet. What? Ano po? Riveter nga. NANI? OMAE WA MOU SHINDEIRU. Po kanina. Blind rivet, yun na po yun. Tapos drill bits pala. Yung drill bits po, siya po yung drill bits yung ginagamit pang butas po sa hardened deck, plywood, metal paring, basta ganun. Pwede mo siyang pang butas, pang metal man siya o pang wood. Basta ito po yung drill bits. Halos kasing ginagamit sa pang wood at saka pang metal is isa lang. Minsan. Pero yung pang bato, iba na yun. Basta may ulo yun. Ano po? Yun. Tapos, screw bit. Una, drill bit, screw bit, tapos yung screw bit, ayan po, tapos yung black screw, ayan po, yung black screw po, dalawang uri po yan, yung isang black screw pang metal, yung isa po pang wood,
Yan po. Magkaiba po silang dalawa. Ano po? Kung mapapansin nyo po, hindi po pareho yung ano nila. Ano po yung itsura nila. Isa matulis, yung isa malapat, malapad. Doon po tayo sa gagamitin nyo yung pakdel sa mina mismo. Kasi yung mga tinuro ko, yun yung gagamitin nyo lang. Tolls. Ano po? Tolls lang yun. O karagdagan patungkol dun sa magagamit nyo sa pagkikisami na mismo. Yung pangkisami naman na bagay o yung pinaka-mechanics na o yun, metal paring, wall angle, tearing channel, po, yun, metal paring, wall angle, tearing channel, ano pa po, double clip. Kung mag-de-division ka naman is metal stag. Yan po. Yan ang mga gagamitin mo. Tapos gagamitin mo rin syempre, bili-layout mo yung gagawin mo. Gagamitin mo is tansi. At level hose, marker, metro. Yan po kadalasang ginagamit mag-installer po. Ano po? Medyo marami yung nabanggit ko, pero madali naman siya intindihin. At saka pag nandiyan na siya sa actual o naihanda mo na siya dyan sa harap mo, magagamit mo talaga siya at magagamit mo. Hindi ka na mag-ahagilap kung anong discard yung gagawin mo. Dahil yung mga sinabi ko sa inyo, ilista nyo na lang yung mga yan. Kayo na bahala. Kung anong kaukulan niya, nandiyan naman eh. Madali na siyang intindihin pag nandun. Ano po? Tapos, bukod dyan sa mga yan, yung pinaka-ano niya, plywood. Plywood po yan. Hardiplex. Ano po? Plywood, hardiplex, pwede rin yung Gibson board. Ano po? Pero syempre, hindi kompleto yan kung ganun lang. May grinder ka nga, may plywood ka, kung ano po. Paano mo hahatiin yung plywood mo? Syempre, kailangan lagari. Ano po? Kung hardiplex naman, kailangan mo ng diamond blade. Para doon sa barena. What? Diamond blade barena. Pag pinagsama mo siya, diamond blade barena. Basta yun. Yun ang kaukulan niya. Ano? Tapos, doon naman po kung Gibson board po yung gagamit mo. Halimbawa Gibson board ang gagamitin yung mga apelido. Cutter lang gagamitin niyo sa kanya. Pagka ginamitan mo siya marker, yan marker, tapos nakuha mo na yung tamang sukat, ano? Nasukatan mo na siya, ayan. Ginamitan mo metro, tapos nakuha mo na yung tamang sukat niya, halimbawa, yan. Tapos ang gagamitin mo naman ngayon is, mamarkingan mo nga, marking, may marking na, di ba? Gagamitin mo is cutter, yan. Sa Gibson board kasi hindi naman siya ganun katigas kasi chok na lang siya. Pero ngayon sa pagkakataong ito, hindi ko sa inyo mai-share ano yung kabuuang detalye patungkol sa paggawa kasi ang share ko lang sa inyo ngayon yung mga gagamitin nyo what? Kung paano mag-installer at kung ano yung ginagamit ng mga installer sa pagkikisame at pag papartition ng bahay using metal stag. Ano po? Hardiplex, plywood. Bahala kayo kung anong napili nyo. Basta binigay ko na sa inyo yung pwede nyong gamitin at yung ginagamit talaga sa pag-install ng ganyan metal paring. Ano po? Sana naintindihan yung mga kapulido. Ano po? At dagdag na lang rin additional natin yung price kasi baka pag ginupit nyo hindi nyo kaagad siya maano. Dagdag na rin kayo ng price. Ano po? Para basta malaking tulong yung mga yan, yung mga sinabi ko sa inyo na yan, magagamit nyo siya. Po, sana naiintindihan nyo yung share ko sa inyo. Hindi ko man siya ma-share talaga na actual, kagaya na lang nung metal paring na to. Hindi ko sa inyo maipakita kung paano ikabit. Pero sa susunod siguro na mga video natin, may share ko sa inyo kung paano magkabit ng kesami ano po mga kapulido. So abangan nyo na lang yung mga kapulido at huwag kayo magsawa na sumuporta, sumubaybay. Mag-like kayo, mag-comment kayo ng... Basta, mag-comment kayo, nasa sa inyo yun. Basta, mag-share kayo kung anong dapat natin gawin o yung mga gusto nyong gawin ko. Kung may time ako na magagawa ako. Kasi ngayon talaga, wala akong trabaho ngayon. Standby muna ako.
So wala akong magawa, ito na lang. Nagbigay na lang ako ng tip na kung ano yung gagamitin nyo kung gusto nyo maging installer o gusto nyo makatipid sa mga installer, hindi na kayo magpagawa sa iba, kayo na lang gagawa. Sinabi ko na sa inyo na gagamitin nyo. Ano po? So huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ano po. Like nyo na yung video na ito, subscribe kayo. Pindutin nyo yung notification bell para like updates kapag may bago pa tayong upload na mga video. Ano po? So hanggang sa muli mga kapulido, hanggang dito na lang. At yung sinabi ko nga, salamat na marami. Congrats sa ating lahat. Huwag nyo i-skip yung video tungkol doon sa ads. Ano po? Salamat na marami. Paalam mga kapulido.